Kasunod naman ang paglutang ng iba pang biktima ni KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy. Nakikipag-ugnayan na ang DOJ sa PNP para sa posibleng pagkahain naman ng dagdag na kaso laban kay Quiboloy. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Luisa. Aljo, nakikipag-ugnayan na nga ang Department of Justice sa Philippine National Police para sa posibleng pagsasampa ng mga karagdagang kaso laban kay KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Undersecretary Nicholas T ng DOJ, ito'y matapos nga may mga lumuta na di umano'y iba pang naging biktima ni Quiboloy bukod kay alias Amanda. Sabi pa nga ng DOJ, bukod sa mga lumapit sa PNP, kahit sa kanilang tanggapan, may mga nakipag-ugnayan na rin na di umano'y naging biktima din ng Pastor. Sa amin din mismo, no, may mga lumapit na ilang mga biktima na nais din na magsalang ng kanya-kanyang mga kaso. So sa ngayon, kami, makikipag-ugnayan kami sa PNP para tingnan, no, kung handaan na ba talaga yung kanilang mga hawak na biktima na magkaso at kami makikipag-ugnayan, no, upang maghain ng mga panibagong kaso. Sabi naman ng DOJ, ang mga lumapit sa kanila na biktima, handa silang ilagay sa Witness Protection Program tulad ni alias Amanda na inialok na mailagay sa WPP kaya lang ay tumanggi ito. Kung hindi naman anya WPP, handa ring magbigay ng proteksyon ng programa para sa mga biktima. Yung mga iba na mga biktima, kung gusto nilang maisama sa Witness Protection Program, handang-handa kami doon. Lumapit din sila sa aming tanggapan, ano? I-refer namin sila sa WPP at sila na lang makikipagsundo, no? Magkakasundo kung ano magiging arrangement nila. Sa posible namang paglabas ng extradition request laban kay Pastor Apollo Quiboloy, sabi ng DOJ, may impormasyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na malapit nang maglabas ng opisyal na request ng Estados Unidos. Pero ang unang tatanggap umano nito ay Department of Foreign Affairs, susunod ang kanilang departamento. Sa oras naman na mahawakan na ng DOJ ang dokumento, ay pag-aaralan nila itong mabuti kung pasok ba ito sa extradition treaty ng Pilipinas at US. Samantala, Aljo, sa nakabinbin namang reklamo na qualified human trafficking sa DOJ laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, sabi ng DOJ inaasahang ilalabas na ito ngayong araw. At sa investigasyon naman na ginagawa nila hinggil sa di umano'y mga libingan na natagpuan sa Porac, Pampanga, may impormasyon sila na nasa loob ng Lucky South 99 ang mga bangkay. Pero malalaman lang nila ito o makukumpirma sa oras na maglabas na ng search warrant ang korte para mapasok nila ang pasilidad. Ang alam namin ay nasa loob ng compound ang mga bangkay, no? Kaya tingnan na lang natin, no, kung mabigay ng korte ang search warrant, tingnan natin kung anong mangyayari. Aljo, inaasahang sa susunod naman na linggo, iyahain na ng DOJ kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at iba pang law enforcement agencies ang aplikasyon para sa search warrant sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Aljo.